Grabe, yung laki pala ng Molobisha. Grabe, sobrang hirap pala dito pag may pupuntahan ka, tatanggamin mo dalang mga gamit. Dalang sa pagtitikat. Nahihirapan ako ang dala ko. Hindi ako makagali ng maayos. Ito yung Molobisha. So yun mga tropa, today for the vlog natin, turuan ko kayo kung paano mag-fill up ng sincere worker sa South Korea, no? Dito sa DMW o dating POAA. Dahil galing pa nga ako ng probinsya, no? Mas pinili kong sumakay ng parang tricycle na to, no? Kaysa sa jeep kasi traffic dito lagi sa Manila, lalo ganitong oras. Maaga nga kami nakapunta sa POAA, no? At ganito ang bumungod sa amin, sobrang haba ng pila. After departure, before 7 days, dapat ay nakapagpasa ka na ng requirements mo. Pero nasa iyo yan kasi marami naman nagpasa na mas matagal pa. Mas maiwing, mas maaga ka magpasa para maaga ka rin makalis. Umila nga kami ng MRT papuntang DMW at pumaba ka ng Ortigas. Sobrang daming tao at pahirapan sa pagbili ng ticket. Nakahaba ng pila, sayang yung oras. Kita nyo naman dyan mga tropa kung gaano ko dami yung pawis kung naliligo na ako sa sarili kong pawis. A few moments later. Alas 9 nagbubukas ang POA o DMW mga tropa. Kaya maaga tayo dito sa loob, wala pa masyadong tao pero ganito nakahaba yung pila at mga taong nakapasok sa loob. So bali pumunta muna ako dito, dala-dala ko yung requirements ko, nag-inquire ako dito. Naghahanap ako na mapagtanungan kung saan nga talaga pwede ito ipasa yung mga requirements ko pero sincere. Advice ko nga lang pala sa mga sincere, huwag na kayong pumila dyan sa may desk. Dumiretso na lang kayo sa information. Doon kayo magtanong sa babaeng na nag-assign sa information desk. Kasi kung pipila kayo, iba yung pupuntahan nyo. Iba din yun para sa sincere. So, dito ako nagkamali. Kasi pumila ako pero nagdiretso ako tanong sa babae kung saan pwede magpasa sa sincere. Sincere po. Kaya nga, sabi niya sa akin, wag na daw ako pumila at dumiretso na ako sa number 18 to 20 at doon ako maghintay sa dulo. At nag-over the counter ako at nag-fill up ako mga tropa. No? So kaya wala naman akong appointment dito dahil yung mga nakapila dyan ay uisi ang kalimitan dyan sa kanila. Kaya advice ko sa mga tropang sincere dyan, wag na po kayong pumila. Dumiretso na lang kayo magtanong dyan sa information desk sa babae para ituro kayo dun sa dulo. Window 18 to 20 tayo magpapasa mga. So window 18 to 20, pasa natin yung requirements natin. 18 to 20. Pinakadulo pala tayo magpapasa ng requirements. Titignan natin kung ano yung mga requirements. So dito ako magpapasa. Pagbasa ng requirements para sa sincere ay kailangan nyo munang gumana ng information, magtanong kayo doon, magsusulat kayo ng number at hindi na kayo maghahanap na ang area kasi dadal 10 to 20. So, dahil ako nga yung pinakalaunang pumila dito at maya maya may mga dumating din ng mga ilang sincere na mga tropa. So 18 to 20 dyan lang kayo tumambay mga tropa. May mag-a-assist naman dyan sa inyo. Ito nga yung mga requirements na kailangan mo dapat i-provide, dapat nakahanda. Bibigyan kanila ng arrival report for foreign workers at yan ang pipilapan mo. Madali lang naman ito pilapan at tuturuan ko kayo mga tropa. Ihandaan nyo lang yung pangalan nyo, number ng ERC nyo, dapat meron kayong copy nun, birthday, address, passport number, at tatlong number na magkakaiba. Yung tatlong number nun kahit ano, kahit kanino, basta kamag-anak nyo. Kasi tatawagan niya ng POA. Pinapilapan din na sa amin sa likod at ang nilagay lang namin dun ay 4 no. Tapos yung high school kung kailan ka nag-graduate, kung anong tinapos mo. At kailangan din yung address ng school. Address ng nasa kontrata mo, kailangan active din yun. Active email address. At kailangan mo ng Xerox ng kontrata mo. Photocopy ng passport na colored. Arrival stamp. At Xerox ng ticket mo. So lahat ng mga binanggit ko mga tropa, yun yung mga kailangan dyan. At kailangan meron na kayong mga Xerox pag pumunta kayo dyan kasi ang haba ng pila dyan at ang dami ng tao kung pupunta pa kayo sa may Xerox machine. See you na nga mga tropa. Ano, salamat sa panunood. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe.